Suffice to say, sir, na may mga material information po tayong nakuha dito po sa mga arrested suspects po natin na magagamit po natin para matukoy po ang posibleng utak po dito sa kaso po na ito involving si Governor Digamo. Mga miyembro ng organized crime group ang suspect sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakita ito sa ginamit na armas, sasakyan, sa galaw at background ng mga suspect. Kung makikita po at pagbabatayan po natin, ma'am, yung mga klase ng barrel, high-powered firearms na ginamit ng mga suspects, yung involvement po ng at least apat na mga ex-military members po, yung mga sasakyan ng mga high-end, ay masasabi po talaga natin na ito ay organisadong grupo, mga masasabi natin na ito ay mga gun for hire groups na talagang binuo para lang sa iisang objective, ito ay patayin po ang ating Governor Digamo. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na nailipat na sa PNP Custodial Center ang apat sa naarestong suspect. Ang mga ito ay sina Benji Rodriguez, Joven Javier, Jorick Labrador at Osmundo Rivero na pawang mga dating miyembro ng Philippine Army. Dalawa sa mga ito ang nagbigay ng extrajudicial confession para matukoy ang mastermind sa krimen. Para maproteksyonan din po yung kaligtasan ng mga suspects po na nasa custody po natin, ay inilipat na po sila dito sa Camp Crame at kanina pong madaling araw ay nailipat na po sila dito sa custodial center po ng PNP. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na politically motivated ang pagpaslang sa gobernador. Yung sa anggulo po ng politika, ma'am, ay from the start naman po ay isa po yon sa anggulo na tinitignan po ng SITG, dahil hindi naman po natin po pwedeng isang tabi yung posibilidad na ito ay political in nature, dahil unang-una alam po nating lahat na bago pa lamang po, mga more or less mga 4 months pa lang pong nauupo si Governor Digamo as a governor, at alam po natin yung naging mainit na politika dyan po sa lugar po ng Negros Oriental. Sa isang pahayag naman na inilabas ni Congressman Arnulfo Teves kahapon, mariin itong itinanggi ang pagkakaugnay sa krimen. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice-gobernador. Hindi naman ang kapatid ko. Our honorable congressman is entitled to his opinion. Basta ang sabi nga ng ating chief PNP, we will proceed where the evidence points us. Regardless kung sino po yung matutumbok, kahit sino pa siya, ano pang estado niya sa buhay, maging siya ay civilian o elected or ano po yung kanyang posisyon sa gobyerno, doon po tayo sa ating investigasyon. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na pawang mga sibilyan ang may-ari ng ilan sa mga baril at sasakyan na ginamit ng mga suspect sa pagpatay kay Governor Digamo. Yung baril po ay mayroon na pong resulta po yung verification po ng ating Firearms and Explosive Office. Yung iba po dyan ay walang records po sa ating FEO at wala po, yung iba ay walang serial number. Ito ay yung iba naman po ay may lisensya, subalit expired na po. Bunsod ng sunod-sunod na ambush at pagpatay sa mga politiko, sinabi din ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtukoy sa mga hotspot areas o mga lugar na may matinding labanan ng politika. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.